Ayan, Kamotor Paul, nandito na naman po tayo uli. Bali, may binili po tayong surplus na truck. Bali, tatlong unit po ito. Bumili yung kumpanya namin ng tatlong surplus na Japan. Ayan po. WG1 po ito, Isuzu. 500 horsepower. Ayan, kung bago lang po tayo sa channel, pakisubscribe na lang po, like, share, and comment po para updated po tayo sa mga gagawin natin dito. Ayan po, bali, titingnan po natin at isishare ko rin po kung paano magtingin ng mga surplus na truck, kung paano tingnan ang makina na para hindi po tayo magkamali na pagpili. Yan, isishare ko ngayon sa inyo. Titingnan natin, ituturo ko kung paano po magpili ng makina. Ayan, ito. Bubuksan po natin ang ulo para makita nyo po kung paano pumili ng surplus na truck. Ayan po. Ito po, Kamotor Paul. Tingnan nyo po. Napakaganda po ng unit na to. Ayan o. Parang brand new. Napili po natin ang magandang mga kaha. Sariwa pa po siya. Ayan. Ayan po. Ayan. Ganda pa po ang loob nito. Ayan, parang brand new po. Ayan, napakaganda pa po ng loob. Ayan, surplus po yan. Surplus Japan. Malaki rin po ang makina niya. Ayan po, ganda niyan. 6WG1, 500 horsepower po ito. Ayan, ngayon po, ibibigay natin ang tip dito kung paano tayo mag tingin ng surplus na makina para hindi po sayang ang yung pera na binili. Mamaya, kabago-bagong bili ay mag-overhauling ka na po. Blow by ng makina, kaya yan. Yan ay ibibigay po natin tip. Yan, ganda nitong na to. Bali, six-wheeler po siya. Ayan, tractor head, six-wheeler. Pati tanki po niya. Ayan, malaki. Dalawa siya, dalawa. Dalawa pong tanki niya. Oh. Ayan, itataas na po natin para maibigay natin ang tamang tip kung paano magpili ng makina. Ayan po. Ayan, Kamotor Paul, itataas na po natin. Bali, din po yun. Push button din ang pagtas po ng kaha nito. Ayan, tingnan muna natin dito. Baka may tatamaan. Ayan, para safety po. Ikot para siguradong walang tatamaan. Ayan po, wala, sipi tayo. Ayan na po, Kamotor Paul, napakalaki po ng makina nito. Ayan, common rail po siya. Ayan, computer box din po siya. Tapos double piston po yung makina niya. Pagkalaki talaga ng makina. Ayan po. 6WD1. Ayan po yung niya. Laking makina po. Ayan. Isuzu po ito. Ayan po, Kamotor Paul. Napakalaki. Ayan. Ayan po. Kung tayo po titigay ng mga surplus na ganito, uunahin po natin ito, yung reservoir ng water. Ayan. Pagpaandar po niyan, pagpaandar po natin, tingnan natin dito kung may nabula o na may pressure po ito. Pag may pressure po, may problema po yan. Kaya wag natin pong kukunin.
Pangalawa po, ito sa makina. Pero sigurado po tayo na hindi blue buy. Ito po. Buksan po natin itong oil repeller na ito. Repeller cup. Ayan. Ayan, buksan na po natin. Tapos, ang gawin po natin, ayan, dudukutin po natin itong ditong ilalim. Yan. Kakapain mo po yung ano, bulb cover sa itaas na ganyan. Pag yan po, may nakapa kayo dyan na parang nanigas na nalangis, ayan, yan ang tip po nito. Pag may nakapa kayo na ganyan, na parang mga nanigas na nalangis, yan po ibig sabihin yan, ano po yan, may ano nila yan, may back pressure na po kasama yung langis, dumidikit dito, blow by na po siya. Bali, malapit na po yan mag loose compression, magiging matakaw sa langis. Ayan, ganyan lang po ka-motor full. Siguraduhin nyo po na ganyan ang pamamaraan po ng pagano. Tapos pag umaandar po, dapat wala pong lumalabas dito na parang hangin na puti. Yan, walang pressure po dito na lalabas. Ayan po, ganyan lang kasimple po ka-motor full para tayo hindi mamalikmata mamaya. Malaking tulong po ito pag na alam na nalaman natin po na ganitong pamamaraan, kasi sayang po, mahal ang mga ano, traktor. May git 1,000,000, kaya ayan, para hindi sayang, siguraduhin po natin na ano, ganyan ang pamamaraan ng pag-check ng makina. Kasi pag may pressure na po yan dyan, lalo na pag puti, yan, blow by na po yan. Ibig sabihin, loose compression na yan, malapit na. Malapit ka na magbaba ng makina. Ayan. Kaya dapat siguraduhin po natin. Ayan po, ka-motor pool. Dagdag sa ating tips sa ano, pagbibili ng mga surplus na makina. Surplus na truck. Mahirap na makabili ng hindi na maganda makina. Ayan, sayang ang pera. Imbis na mapakinabangan. At saka yan pong turbo, yung mga turbo na ganyan, titingnan nyo po kung may basa. Kasi kung may basa na po yan, sira na rin ang turbo. Yan, yung papunta doon. Yan, papasok na hangin, saka palabas. Yan. Pag may basa pong ilalim yan, huwag nyo na pong kunin. Kasi magpapalit ka ng turbo o magpaparepair. Mahal din po magpagawa niyan. Ayan. Yan, sa mga ilalim ng exhaust manifold, pag medyo may basa na po yan, huwag na rin po, kasi malamang sira na ang mga bulb seal nyan. Ayan, ganyan lang po ka-motor full. Ayan, nakita na natin pagkalaki po ng makina nito. Tsaka siyempre mga pang ilalim, mga gulong, cross joint, dapat titingnan din yung chassis, baka mamaya kalawangin na po. Ayan. Saka dapat i-rotate po kasi yung transmission mamaya may tama or differential, kaya napakahalaga po i-rotate. Ayan po, ka-motor full. Yan lang ang tip sa pagbibili ng surplus na makina. Ayan po. Ito, mapapansin nyo po, parang brand new itong napili namin. Wala malang katagas-tagas ang makina. Yan, ibaba na po natin.